this is all about wanting to do things on your own? Yes, it's about me refusing to be under your wing. Huwag mo akong igaya kay Tingting! Pwede ba, ate? Huwag mo akong isali sa away niyo ni Mami. I'm sorry, nandiyan ka pala. So you're saying na kahit ako ang presidente ng MMU at chairman of the board lang si Mami, na siya pa rin ang nasusunod? Yes. I heard that Mommy overrules you from time to time. And she even criticizes you in front of the board of directors. Oh, of course not. That's nonsense. I don't do that. Who told you that? It doesn't matter. Well, it's true. I run the day-to-day operations of MMU. But you, Mommy, you still want to have the last say in everything whenever you feel like it. No, of course not. I don't. Oh, yes. Elvin told me. Pwede ba? Huwag na nga tayong maglokohan dito. Hindi naman totoo na lahat tayo pare-parehong may corona. Simula pagkabata namin hanggang ngayon, isa lang naman ang reyna ng pamilyang to. Oh, bakit ka namang kinikilig dyan? Siguro ikaw nang gustong mag-join ng binibining, nga. Hayaan mo na muna itong kapatid mo. Hindi, Mami. Excited lang talaga ako mag-aral sa UP. UP? Bakit? Did I give you my consent? Did I agree? Sige na, Mami. Pumayag ka na. I will join Binibini if you let me enroll in UP. Anong enroll ka dyan? Have you passed? Lalabas ang results in 2 weeks. And I'm sure I got the high grade. Wait. Your sister went to our university. What's wrong with our university? Because UP is the best school in the country. What's wrong with MMU? It's not UP. No, I don't want you to become a communist. Mommy, kung hindi mo ako papayagan mag-aral sa UP, hindi ako sasali ng Binibini. Ate, nakita mo? Narinig mo? Malinaw pa ang mga mata ko. Wala pa sa UP. Rebelde na. Class, please read. Political Science 101. Now, I have a question for all of you. Why are you here? I mean, why did you choose political science as your course? Yes, Ms. De Vera. It's a great preparatory course for a law degree. Oh, lahat ba kayo dito gustong maging abogado? Yes, sir! O baka naman, pangarap nyo maging politiko at mangurakot sa gobyerno. Umamin na kayo. Magandang umaga po. Speaking of politics and government, ikaw na naman, Ginoong Roger. Sige, permission tuloy. To address, sir. Tuloy. Magandang umaga sa mga kapwa ko, eskola ng bayan. Ako po si Roger Villaluna ng University Student Council. Narito po ako para himukin kayo na sumama sa amin sa isang malakihang kilos protesta mamayang hapon laban sa pagpabor ng Senate Impeachment Tribunal kay Pangulong Joseph Estrada. Sana po sumama po kayo sa amin, 10 ng inyong mga grupo ng mga estudyante sa Kamaynilaan. Magmamarcha po tayo papuntang Mendiola at doon po tayo sisigaw sa harap ng Malacanang sa panawagan natin na patalsikin ang tiwaling pangulo ng bayan. Magkita po tayo mamayang hapon sa ES Steps, alas 2. Maraming salamat po. Sumali na kayo! Sarayan natin mga eskwela ng bayan! Hi, Roger. Ako yung nasa policy class kanina. Gusto ko sanang sumama sa rally eh. Why? You are... Tingting,
Ting, 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 Vera. Ay, Mutia. Ting, Ting. Freshman. Bolsay. Si Mutia, girlfriend ko. Hi, Ting. Hello. Si mo gumawa ng placards? Ha? Si mo gumawa ng placards? Oh, sige. Ito, parang... Ito na. Ito na lang. Turuan kita. Ito, saan? Bawbaw mo. Kakadiri. Walang nakakadiri sa ginagawa ko. Naninindigan lang ako para sa katotohanan. My God. 1 year ka pa lang dyan sa Yuping yan. Tingnan mo, aktivista ka na. Well, make sure wala kang 5. Otherwise, I transfer you back to MMU. You hear me? Okay. Pwede na ba ako maligo? Yes, please. Maawa ka naman sa mga ilong namin. Ang baho mo talaga. And look at your skin. Paano ka papasok ng Binibining Pilipinas? Kutis, hampas, lupa ka na ngayon. My God! Alakma kita! Ting! Uy! Balik na kami ni Mutia. Ha? Ano nangyari? Sinabi ko, nililigawan kita. Ano? Nakakahiya naman. Okay lang yun. Kailangan ko maging honest sa feelings ko eh. Kaysa naman yung lulukin ko siya, di ba? Eh, ano naman reaction niya? Sabi niya, ano daw laban niya sa anak ng Miss Universe. Ay, yung product niya. Alam mo, Roger, I feel bad for her. Okay lang yun. Sigurado ka. Magkibigan pa rin naman kami. Siya. Ikaw. Ako. Para sa bayan. What do you mean you've changed your mind? You heard what I said, Mommy. I won't join Binibini. We had an agreement. Otherwise, I would not have allowed you to enroll in UP and become an activist. I am not the same person then. Namulat na ang mata ko sa bulok na sistema na umiiral sa lipunan natin. At ang mga beauty pageant ay isa lamang aparato ng kapitalismo na nagpapatuloy ng represyon ng mga kababaihan at pangangalakal sa ating mga katawan. Stop! What are you talking about? Hindi kita maintindihan. Para kang isang... aktivistang gone wild! Hindi ako sasali! Oh, yes, you will! Nagmamalaki ka ba sa akin? Hmm? Kung yung kapatid mong sa Santa-Santa pumayag rumampa dyan sa Araneta Coliseum na naka-bathing suit, ikaw pa? Are you going to disobey me? Pas lumayas ka dito sa pamamahay ko! Ting-ting! Ting-ting! Ate, ba? Kailangan dalit sa ospital si Mami. Ha? Nag-nervous breakdown. Tumawag na ng ambulansya si Aya. Dahan-dahan, Kuya! Dahan-dahan, Kuya! Dahan-dahan! Dahan-dahan, Kuya, please! Ha? Punta ko dahan-dahan. Kuya, magiging okay lang naman siya, di ba? Opo.
Mami! Dahan-dahan, ate tayo po yan. Ma'am! Mama! Dahan-dahan. Maiwan ka na dito. Alin na lang ako, sige. Mahalan ni mami mo. Ito ka na. Okay. Kuya, dahan-dahan! Ting? Ah, Tita Isi. Kamusta siya? Stable naman daw, sabi ng doktor. Buti naman nakalabas ka. Oo naman. Emergency. Di naman ako presa. Teka, ano ba nangyari? Nag-away kasi kami ni Mami eh. Sinabi ko sa kanya na ayoko na sumali ng binibini. Ayun, nagsigawan kami hanggang sa nasampal niya ako. Naalala ko nung mga bata pa tayo. Ikaw talaga yung gustong sumunod sa yapak ni Mommy. Ate, nagkaisip na ako. So, kanina ako bata. Tell me, do you regret being a beauty queen? I think it was something that I had to go through. Para mas makilala ko ang sarili ko. So, hindi mo lang siya ginawa para kay Mommy. You did it for yourself as well? Yes. Pero huwag mong iisipin na iko-compromise mo ang pagiging feminista mo kung sasali ka ng binibining Pilipinas. Nasa pagdadala yan. You are a self-empowered woman that can be an inspiration to others. Oh, ayan, oh, ayan, oh! Sure winner na si ate, oh, yaya, oh! Ano kaya? Miss Universe, Miss World, or Miss International? Ladies and gentlemen, your Binibining Pilipinas World 2004 is... candidate number 26, Cristina Rivera! Bonggang trifecta ko sakaling manalo si Ate Ting ng Miss World, no? Yan mo si Mami, Miss Universe. Si Ate Daisy, Miss International. Tapos si Ate Ting, Miss World. Bonggang, bonggang, bongga! Eh, ikaw kaya kailan? Yaya, huwag kang maingat. Papatayin ako ni Mami. Wala naman siya dito, nandun sa Araneta kasama si Presi. Ay, hindi naman siya na-close upan, no? Parang hindi. Okay na rin yun. Chak, disappointed na naman si Mami. Alam mo naman siya, it's either the universe or nothing. Tama. And now, Binibining Pilipinas World 2004 is candidate number 14, Cristina Rivera! Yes! Congratulations! Yeah! Ako, congratulations din sa'yo. Siyempre, beauty queen number 1 mo. Eh, dati pa namang pay na ng tulong ko sa'yo. So, ibig sabihin na yan. Pwede na kitang bukas. Wait lang. Ay, hindi pa pwede. Kasi nga, di ba, may Miss World competition pa ako sa December. San ba ang venue? Sanya, China. So, ibig sabihin, pwede ako sumama. Asa ka pa. Si Mami ang chaperone ko doon. Okay, di bale. Eh di, ibisita mo na lang ako sa puntod ni Mao Chito. Sige. Okay. The great Nelson Mandela once said that a great mind and a great heart are always a formidable combination. And that is the combination I want to share to the people of the world when I fulfill my duties as Miss World 2004.
in keeping with the Miss World Organization's battle cry, Beauty with a Purpose. That's my girl! Miss World Cross Princess is... Philippines! Pero alam mo, hindi na masama, di ba? Of course not! First princess! Yes, of course not! Prinsesa pa rin naman si Ate Ting, na unang prinsesa ng mundo! Eh, kaya nga nung Miss Angola, may siyang interpreter! Oo nga, cheater! Pero, alam mo, sigurado ako nang gagalaiti na naman yung mami mo sa galit. Sigurado ako. Ay, salamat po, Panginoon! Yes! Pangalawang araw nang nawawala si Ting Ting. Have you tried to contact her? Mami, hindi sinasagot yung phone eh. Thank you. What about si Roger? Ganun din. Maybe we should call the police. Mami, wait. Di ba ang sabi ni Roger sa text niya na huwag tayo mag-aalala at okay lang sila? Yeah. But sinabi din ni Roger na uuwi na si Ting Ting. Eh bakit hanggang ngayon wala pa? Mami, baka dinukot sila ng mga sundalo? Hindi naman siguro. Siguro. Baka si Roger. Kasi alam mo yan si Roger, many years na yan nasa watchlist ng AFP. But siguro, the military naman will spare your sister. After all, she's a beauty queen. Mommy, how can you be so sure? Well, I don't know. I'm not sure. But Lord, please take care of my daughter. Hello? Ting Ting? I want to hear your voice. Ting Ting, yes? Yes, Mommy, si Ting Ting to. I can't use the phone for too long. Please listen. Well, where are you? Mommy, I'm sorry, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo eh. For your own safety and mine. What's happening? Mommy, I have good news and bad news. Ano ko nang gusto mo marinig? Bad news, and please, don't sugarcoat it. Bad news is, this is going to be our last communication for some time. The military tried to abduct us the other night. Mamumundok muna kami, Roger. Oh, no! The good news is, I'm 2 months pregnant. Congratulations, magkakaroon ka na ng apo. Pero sige na, Mami, kailangan ko na umalis eh. Bye-bye. Ting Ting! Ting Ting! Ay! Ting Ting! Ano ba? Nawala siya. Yes, I believe that my daughter was abducted by communist rebels. Pero ma'am, kilalang aktivista ang anak ninyo at ang kanyang boyfriend na si Roger Villaluna. Hindi kaya kusa siyang sumama sa grupo ng NPA? No, definitely not. Maybe Roger, but not my daughter. In fact, she said she wanted to go home. Pero nanganganib daw ang buhay niya. At nanganganib din ang buhay ng baby sa sinakupunan niya. Buntis po siya? Yes, you heard right. My daughter, Christina. Miss World, First Princess 2004. He's carrying her first baby. And so as a mother, I'm asking these communist rebels that abducted my daughter, please, huwag niyo po siyang saktan. Nagdadalang tao siya. Maawa po kayo sa kanya, please. At kung possible, if only possible, pauwiin na niyo siya. Maawa po kayo sa kanya at sa kanyang baby, please. Patawarin mo ako. Hindi dapat kita binuntis. Bakit? Sinisisi ba kita? Ang iniisip ko ang bata. Hindi dapat siya dito lumaki. Sa kampo ng Rebekte. Nagreklamo ba siya?
Alam mo, Roger, sinisiguro ko sa'yo sa mga sandaling ito, si Maya ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Naririnig mo ba sinasabi mo? Kahit anong oras, pwede siyang tamaan ng ligaw na bala or sharp na ng granada. Lalo pa ngayon, natitiktik na itong kampo natin ng militar. Pwede ba? Manahimik ka na. Baka magising yung bata. Ina! Bakit hindi pa kasi tayo lumikas on eh? Hitang ina mo din. Bakit mo ko tinatanong? Kausapin mo si Kapitan Beloy. Kinausap ko na. Pinaplano na nila. At huwag mo kong mumurahin. Nauna ka. Hindi ikaw minumura ko. Pwede ba? Bigyan mo ko ng konting katahimikan. I can only take care of one baby at a time. May kilala akong dalawang senator. They will write a letter of appeal for your amnesty. And they will also try to get me an appointment with the president in Malacanang. Kung kailangan kong lumuha ng dugo, luluha ako para makalaya ka lang. Thank you, Mami. Kailan ka ba nahuli? Si Roger, nahuli na siya last month. Ako naman last week lang. Pero hiwalay na kami before everything went to shit. Buti na lang, hindi legally binding yung kasal namin sa bundok. Bakit? Ano ba nangyari? I guess I fell out of love. Masyado ko siyang in-idealize nung nasa UP kami. Nung umakyat kami ng bundok, I questioned everything. Tapos nung nanganak naman ako, na-realize ko na hindi ko pala talaga siya mahal. Nasaan ang bata? Si Maya, na kay Ate Daisy, nasa daycare ng community na pinagsisilbihan niya. Ba't hindi mo binigay sa akin? Mami, lagi ka naman kasing busy sa trabaho eh. Andiyan naman si Ate Anita. Hindi ba siya rin naman ang nag-alaga sa inyo? Ikaw naman, hindi mo na ako naisip. Mami, si Ate ang unang sumaklolo sa akin. May kakilala siyang sundalo na nag-tip sa kanya, kaya nagbisita niya ako dito kaagad. Mami naman eh. Nasa kulungan na nga ako, pinapagalitan mo pa ako. Hindi naman ako nagagalit. Tatampo lang ako sa iyo. Mami, hindi ka pala nagbabago, no? Everything has to be about you. Tapos magtataka ka kung bakit lumalayo yung mga anak mo sa iyo. Okay. Pupuntahan ko na lang si Daisy para makita kong apo ko. May good news din pala ako sa'yo. May kasunod na si Maya. Buti naman nakatulog na yung mga bata. Iwan mo naman sila dito buong araw. Namimiss na namin sila. Ako rin, namimiss ko na sila. Sorry ate, sorry mommy, pero may lakad pa kami bukas. Oh my God, ang damot mo naman talaga. Sana mayroon akong ibang mga apo. Pero ito naman si Daisy. Hindi mo maasahan, nakakandado ng kanyang matris. Lalo na si Bunso. Sayang kanyang similya. Walang silbi sa sangkatauhan, di ba? Wala akong silbi sa sangkatauhan dahil transgender ako. I... How dare you? You're such a bitch!